I was born. Hallelujah. Shall we bow down our heads and close our eyes? Tayong lahat ay umuho at tumigil. Itaas ang dalawang kamay, ang dalawang amot sa Ginoo. Hallelujah. Bow down our heads and close our eyes. Na tayo po ay sumamba. Hallelujah. Naigot na ang Ginoo. You are the owner of our lives, Panginoon. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito,
Ini-offer po namin ang aming mga puso sa iyo, ang aming mga buhay sa iyo, Panginoon. Panalangin po namin, Ama, mas makilala ka pa namin sa isang mas malalim pa at tamang at Bibliyang paraanan. Lord, mas magawa pa namin ang iyong kalooban. Mas maintindihan, mas maunawaan po namin ang iyong mga salita. Mas maranasan pa po namin ang higit pa lukas kaysa dati ang iyong mga kapangyarihan, ang iyong presensya, ang iyong power, Lord. Hallelujah. Kaya naman po, Ama, sa oras na ito, we are asking the Holy Spirit to move mightily in this place. We know, Father God, that apart from you, we can do nothing. Yes, Spirit. Kung wala ka po, wala po kaming magagawa, Panginoon. Maging ang iyong alipin na nangaral sa oras na ito. Your servant that is preaching right now, Father God. I am nothing without you, Jesus. But with you, Father God, I can do great and mighty things. Kaya naman po, Ama, be with me this day and be with us this day. Samahan niyo po kami, tabangan niyo po kami sa araw na ito. Salamat po, Ama, ng marami. Ibinabalik namin ang lahat ng karangalan. Lord, we bring back to you all the glory in Jesus' name, Lord. At ang bawat sa isubigaw ng malakas na Amen! Amen! Sige po, maka-input na tayo, makaka-upo na tayo. Praise God. So, glory to God. Kanina, habang ako'y nakaupo dyan, at naiisip-isip ko, bukas ng umaga, habang ako'y nakaupo, naka-input doon kanina sa likod, no, habang nagpapahangin-hangin lang ng konti, ay naisip ko na bukas ay ng umaga, ugma, no? Sa umaga. Narunong na ako mag-Bisaya. Pagbalik ko rito, talagang Bisaya na ako talaga. Hindi na Tagalog yung wali ko. Bisaya na talaga. At parang napakabilis ng panahon, no? Napakabilis, no? Dati nga, madasig, no? Ang panahon na mga 10 days na pala kami rito. Beginning September 20, no? Hanggang bukas, September 30. 10 araw na pala. But it seems yung 10 days, parang kulang, no? Ako ba? Parang kulang. No? Pero I have to leave. Kinakailangan bumalik muna ng pamilya. Bumalik muna ng Manila, di ba? Kita pa ba rito? Kasi meron din akong pamilya sa Manila. And at the same time, meron din tayong church doon sa Manila, din yung main church. And at the same time, I have also to visit other chapters in different parts of the Philippines. And si Pastora Roan, may hawak siyang church sa Gimba, Nueva Ecija. So iniwan niya pansamantala. So November din yun, magkakaroon ng anniversary roon. Tao pa ho ba rito? So, for the meantime, yung nag-take over sa kanya, si Pastora Elmi, kapatid ni Pastora Ibon, yan, ito, yan, yung mabait na babaeng ito. Yan. May mga asawa na lahat yung mga yan, huwag nyo nang ipag-review. Taken na yung mga yan. May mga asawa na yan. Yan. Ito, may dalawang anak. Ito, wala pang anak. Kasi, ano eh, bigulang na nag-asawa. Kaya so nakikinig pa ba tayo? Lagyan mo lang ng konting hangin yung sarili ko, ha? Medyo kasi ano. Pasensya na kayo kasi pag nangangaral ako, naka-coat and tie talaga ako, no? Kasi ano ko ito, uniform ko ang coat and tie. Uniform ko ito. Kung paano ung si Elijah ng Old Testament, kahit paikutin mo, Pastor, basta tamaan lang din ako, ha? Si Elijah ng Old Testament, di ba? Ano ang uniform niya? Camel's hair, di ba? At saka leather, no? Leather belt and camel's hair ang kanyang uniform. No? Eh ako, ito yung uniform ko. Ito yung uniform ko sa pangangaral eh. Amen po ba? Ano sa masalo? Yan. Kaya, yan. Ganito yun. So ngayon, buksan natin ang ating mga Biblia, no? Shall we open our Bible in the book of Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6. Hebreo 11:6. Hebreo 11:6, no?
So para sa mga nakikinig at nanonood, nandito tayo sa Maybalosa, Kabantoran City, no? Dito tayo ngayon. Yan. Kasi pag i-like ninyo, i-follow ninyo, i-share ninyo yung Kingdom of Jesus Fellowship International fan page. So makikita nyo roon yung mga lugar-lugar, places na iniikutan at pinapangaralan ko, tinuturoan ko. Not only in this nation, but to many nations of the world. Amen? I am moving, umiikot po ako buong Pilipinas at umiikot po ako buong mundo. Amen po ba? Amen. Kapoy, pero ano, lamig kaayo. Yan, Hebrews 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, mahirap nating ma-please, no? Mapapurihan, no? Ang ating Diyos. Amen. Without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists. Sino man daw na lumalapit o matawag na nanalangin, nag-aampo sa Kanya, na ginagawa ang Kanyang kalooban, dapat maniwala siya ay buhay, may Diyos. And that He rewards those who earnestly seek Him. Meron po mga yung Bisayang Tagal, ay meron pa kayong Bisayang Bible dyan. Basahin nyo nga yung Hebreo 11:6. Sige. Oo. Noong nag-preach ako doon kila Pastor Joseph, kahapon ng hapon, sabi ko, pakunahan, kung sino yung mauunang magbasa, nabigyan ko tuloy ng 500. Eh kaso, isa na lang yung 500 ko eh. Meron ako ngayon 5 piso. So, Hebrews 11 verse 6. Hebrews 11 verse 6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo kay ang muduol sa Dios. Kaya muduol sa Dios, kinahangon gayud mutuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Yan. Tama pa ba? Unawaan natin yun. Napatian natin yun. So we need faith to please God. We cannot please God hanggat wala tayong pananampalataya. No? We need faith. We must believe that there is God. Kailangan maniwala tayo, manampalataya tayo na merong Diyos. Amen po ba? Amen. And He is a rewarder of our faith. No? Sabi ganun, ginagantihan ng Lord ang ating pananampalataya. Merong reward, merong pabuya. Amen po ba? May reward, ginagantihan tayo ng Lord, may pabuya. No? Ay, panyari ako, for example, ang kasarili ko, sige, hindi naman, it's not a joke, no? Hindi biro, it's not easy. May tao ko ba? Na mag-travel ka from one place to another, mag-travel ka from one province to another, mag-travel ka from one nation to another, hindi po biro yun kasi nag-a-adjust ka. No. So, mag-a-adjust ka talaga. If you want to become a missionary, no? Mag-a-adjust ka talaga. At hindi po ako missionary lamang dito sa Pilipinas. Missionary po ako to all the nations of the world. So, kinakailangan kong mag-adjust sa kultura, sa pagkain, sa pakikisama. Amen po ba? At kung magagawa mong, at kung kakayanin mo na pag-aralan pa konti-konti, yung kanilang dialect, yung kanilang language, much better. Matapa ho ba rito? Para sa ganon, magkaintindihan, magkaunawaan, magkaalaman. Amen po ba? Ano nyo? So, eh tayo na nga mismo, Pilipino na nga tayo eh. Pero napakaraming Pilipino, hindi marunong mag-Pilipino. Pilipino tayo, but we do not know how to speak Filipino. Ano ang national language natin? Filipino. Kaya dapat paigtingin pa, no? Ipus pa ng malalim sa eskwelahan ang pag-aaral ng wikang Pilipino. Kasi kunwari, Bisaya ka, pumunta ka sa mga sa Bicol, hindi ka naman nila maiintindihan, hindi ka naman nila maunawaan kasi Bicol yung salita nila roon. Amen po ba? Pero pag Pilipino ka, Bisayang Pilipino ka, Bicolanong Pilipino ka, nag-usap tayo sa Pilipino, magkakaintindihan tayo. Kunwari, Bisaya ka,
nagpunta ka sa mga Ilocano, eh, awanin doon. Oh, awanpay. Awanpay, tinapay. Jay Banger. Manong, o, diba? Manang-manang. So, hindi nga maintindihan. Kaya dapat talaga ang mga Pilipino, kay Bisaya, kay Bicolano, kay Ilocano, kay Kapampangan, Chabacano, dapat pag-aralan natin yung national language natin. Amen po ba? Ano ba ang ating ano ang ating national language? Ano ang pambansang wikaan natin? Pilipino. Tao ba ba? Kaya sa paglalabas ka riyan, lalabas ka riyan sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, Bisaya ang salita ninyo. Kaya pag sa loob ng bahay, family kayo, mag-aaral kayo mag-Tagalog. Amen po ba? Mag-aaral ka mag-Tagalog para pag napunta ka ng Manila, napunta ka ng Bicol, napunta ka ng Kapampangan, mga Pilipino sila, di ba? Pagkakaintindihan kayo, di ba? Ito ang ba rito? Pastora, kakusapin mo nga ako ng Bisaya. Kahit na anong klaseng word ng Bisaya. Sige po, ano, kakusapin mo po ako. Istoryahan mo ako. Awang kumaawakan. Oh, di ba? Ang hirap, di ba? Si Bisaya siya, yung sinabi ko, Ilocano. Parehas tayo Pilipino, amen po ba? Parehas tayo Pilipino, yung sinasalita mo, Bisaya, ako yung sinasalita ko, Ilocano, awang kumaawakan. Ngayon, kung Bisaya ka, Ilocano, Kapampangan, Bicolano, nagsama-sama, nagsalita ng Pilipino, amen? Hindi nagkaintindihan tayo. Tao pa ho ba rito? No. Pero ngayon, magkakaintindihan tayo. Sumigaw tayo ng Jesus! Jesus! Yun, yun, nagkaintindihan tayo. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga pangalan, listen very carefully. Yung pangalan ng ating mga church, ng ating mga fellowship, yan ay for legality sake. Amen po ba? Amen. May tao pa ho ba rito? But, ulitin ko, may I repeat? Yung pangalan ng ating mga church, sa gaya nito, in the Jesus Fellowship International, House of Prayer, Codosa, Kabad, Baron City, sa registration number 178905, pag na nagpapakita, this church is legal. Legal ito, hindi ito illegal, hindi ito kulurong. Ang pangalan ng ating mga church is for legality sake. Amen po ba? Amen. But in fact, we belong to one body of Christ. Amen. Isa lang tayo kay Kristo. Isa lang tayo. We are one. We are united in Christ. Kaya dapat tayo ay nagkakaisa. Amen po ba? Amen. Okay, matutulog ha? Ako sa totoo lang, sobrang puyat ko. Totoo po, sobrang puyat ko. Hindi ako nakakatulog na gusto eh. Gusto ko nga matulog, hindi ako makatulog eh. Kaya pagbalik ko na lang naman nila, doon na lang ako matutulog. There is only one church, amen? And that is the body of Christ. And Ephesians 4:11, bago ituloy yung Hebrews 11 verse 6. Ephesians 4:11, it says, and He gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. And these are the heads of the Jews. Amen. If we belong to the true church, the true body of Christ, kung tayo ay kasama, kauban, sa totoong iglesia ni Kristo, ha? Hindi yung iglesia ni Kristo matulis yung mga simbahan. Hindi yun. No? Iglesia, no Kristo. Because they believe that Jesus Christ is human. Tao lang si Kristo sa kanila. Kaya dapat mas tutukan sa mga Sunday school yung mga doktrina. May tao pa ho ba rito? Para nang sa ganun ay lumalim, madipin. Matutunan nila yung Trinity, the deity of Christ, amen po ba? Pagka-Diyos ni Kristo, the second coming of Christ, no? Para maunawaan nila yung mga katotohanan sa tao pa ho ba rito, yung truth about the Bible. Kasi kung magkaminsan, nalalayo tayo sa Biblia. No? Kinakailangan tayo ay bumalik sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. And Ephesians 4:11, it says, and He gave some to be apostles,
prophets, evangelists, amen po ba? Pastors and teachers. And these are the heads of the church. Ngayon, ang mga churches, ang mga religion, di ba? Naglagay sila ng mga heads, di ba? Papa, Madre, Sor, Cardinal, Archbishop, Monsignor, Bishop, Imam, kung ano-ano pang inilagay nilang heads ng church. Tama po ba? Pero sa Biblia, Ephesians 4:11, ang totoong mga heads ng church ay apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang tanong, ito bang istruktura ng church, the structure of the church, ito bang leadership ng church, inalis, binago, iniba na ba ito ng Lord? Hindi po. Iniba lang ng religion. Binago lang ng religion. Pero hindi papayag ang Lord, hindi gugustuhin ng Lord, hindi iibigin ng Panginoon na malayo tayo sa banal na kasulatan. Ibabalik at ibabalik tayo ng Panginoon sa banal na kasulatan, sa katotohanan mula sa banal na kasulatan. Amin po ba? Amen. Kaya po, kung may Biblia kayo, no, ilabas ninyo yung mga Biblia ninyo, buksan ninyo, open your Bible, in Ephesians 4:11, Ephesians 4:11, makikita ninyo, yan. And He gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Palakpakan natin ng malakas si Lord. Yeah. Ano yung mga trabaho ng mga evangelista? Ano yung trabaho ng mga evangelista? To evangelize the lost souls. With deliverance and with signs, wonders, and miracles. Ano ang trabaho ng pastor? Mag-alaga ng tupa. To feed the flocks of God. To gird the flocks of God. Amen po ba? Ano ang trabaho ng mga teachers? Yung turuan, to deepen. No? Panalimin sila. Yung mga foundation ng ating pananampalataya. Yun ang trabaho ng teachers. Ano ang trabaho ng prophets? To guide us, to give us direction. Amen po ba? At ano ang trabaho ng mga apostles? No? Ito yung mga spiritual fathers. Amen po ba? Governance, pamamahala. May tao pa ho ba rito? May tao. Diyan pa ho ba kayo? Naunawaan po ba ninyo ako? Ano pwede mo katabi mo? Huwag ka namang matulog. Yung nasa harapan ka, inaantok, hindi natutulog. Alam ko lahat naman tayo napapagod na pumuyat eh. Ito po. Oo. Pero sa ngayon, please bear with me. Huwag muna tayong matulog ha. Mamaya na lang ha. Pagkatapos nito, magpapakain ako, ha? Ako magpapakain, pero kayo bibili ng pagkain. Ako lang magpapakain, pero kayo ang magpapalit ng pagkain. No? Ganun yun. So, brethren, sa ayon natin sa gusto, no, kinakailangan ang church ay maunawaan, maintindihan nito that there is only one body, that there is only one church. Kasama man tayo sa mga iba't ibang local church, but there is only one church. Amen? Amen. And that is the body of Christ. And there is only one God, no? Na merong tatlong persona, the triune God. Amin po ba? The triune God, the Trinity. Ang tao pa ho ba rito? Ngayon. So mga minamahal, and we must be united for Christ's sake. Dapat magkaisa tayo. Amen po ba? Amen. Glory to God. At listen very carefully. Bakit? Bakit kinakailangan na ang mga ebanghelista, pastor, guro, propeta, apostol ay maibalik sa church? Bakit? Bakit kinakailangan ang mga ebanghelista, propeta, apostol, guro, no? Pastor ay maibalik sa church? Kasi ito yung talagang totoo. Ito yung tinuod, no? Ito yung katotohanan, ito yung will ni Lord, ito yung kalooban ng Lord. Amen po ba? Amen. Now, this is the heads of the true church. And secondly, bago dumating si Kristo, and Jesus Christ is coming very, very soon, malapit nang dumating si Kristo, amen po ba? Amen. At bago dumating si Kristo, ibabalik niya ito. At kapag hindi na ibalik, yung mga, pag hindi natin tinanggap, yung mga evangelist, pastor, prophet, teachers, apostles, yung malakas na power ni Lord, hindi natin mararanasan. Yung mga signs, wonders, and miracles, hindi natin mararanasan. Kita ako po ba rito? Amen.
mga bulag nakakakita, bilay nakakalakad, bihi nakaririnig, pipi nakapagsalita, mga inaalihan, possess ng evil spirit, gumalaya, amen po ba? Mga sis, mga bukol, lumulubog. We cannot experience the power of God unless we accept the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Amen po ba? Amen. Ganun po yun. Ha? Yung pong wealth transfer, yung kayamanan ng mga mahihirap, ng mga masama, ng mga wicked, the riches, the wealth of the wicked shall be laid upon the just, shall be given upon the just, upon the righteous. Yung mga yaman na masasama, ibibigay yan sa mga Kristiyano, sa mga matutuwid. Amen po ba? Amen. If we will not accept the fivefold ministry gifts, then the blessings will not come to us. Kinakailangan mo nang maibalik tayo sa banal na kasulatan. Amen? Amen. At pag naibalik tayo sa banal na kasulatan, ibabalik ni Lord ang palakas na kapangyarihan. At ibabalik ni Lord ang mga signs, wonders, and miracles, at mabiging mabilis ang harvest of souls. Amen po ba? Pagliligtas ng mga kaluluwa at yung mga salapi ay ibubuhos ng Panginoon. Tao po ba rito? Yes, yung mga blessings ng Panginoon yung ibubuhos ng Panginoon niyo sa buhay. At amin po ba? Naunawaan po ba natin yun? Yes. Glory to God. So palakpakan natin ang Panginoon niyo sa buhay. Yan. So balik tayo sa Hebrews 11 verse 6. Without faith, it is impossible to please God. Nakita niyo na yung langit? Sino ang nakakita na ng heaven? Parang Sunday school kanina, di ba? Kapag tayo ay kapag tayo ay mahilig sa mga instant lang, tayo gano'n. Ngayon, walang mangyayari sa atin. Di ba? Instant noodles, instant text, instant jowa. Ba, may mga instant jowa na ngayon, di ba? Noon yung mga kasintahan, di ba? Nung unang panahon, yung mga kasintahan, di ba? Ano ka? Nag-iigib ka, di ba? Nag-iigib, nanunuyo, namamanhi ka, ay ang tawag doon? Nangaharana, di ba? Oh, Iro. Diba? Eh ngayon, hindi na ganun. Instant na, di ba? Kindaka na lang. I like you. Text-text lang. Chat-chat lang. Tayo na ba? Tayo na? Oo, tayo na. Oh, mga instant ngayon. Di ba? But the Bible declares in 2 Corinthians 4:18, 2 Corinthians 4:18, kapag tayo ay nagdidwell lamang sa mga temporal things, no? Hindi tayo papasok ng langit, hindi tayo magkakaroon ng eternal life in heaven. So, kinakailangan daw at nakinig ako kanina sa Sunday school, hindi ako natulog, nakinig ako talaga eh. Kahit minsan yung mga bisabasaya, hindi ko ganong naintindihan. Wala ako ng tao. So, 2 Corinthians 4:18, no, yung mga nakikita natin, the things that we are seeing are all temporal. Pero may mga bagay na hindi tayo nakikita, mga unseen things, these are eternal. Amen? Amen. At ano ang eternal? Yung heaven. Dapat magkaroon tayo ng eternal life in heaven. Amen po ba? Amen. Sino ang nakakita na ng langit? Ano sa Bisaya yung langit? Langit din. No? Sipin mo. Pero nakakatawa, no? Sa Manila, ang ibon may pakpak. Dito, ang ibon langgam. Tama ba? O yung langgam, ibon dito. Diba yung ibon, langgam. No? Diba yung ibon sa amin, ibon talaga. Dito yung ibon, langgam. Sa amin sa Manila, yung langgam, gumagapang. Sa inyo yung langgam, lumilipad. Ang gulo. Kasi palayo na eh. Napalayo muna. Kaya ang kanta sa Manila, ang mga ibon na lumilipad. Dito ang kanta rito, ang mga langgam. Lumilipad. Isipin mo. Layo. Ang gulo. Okay? So mga minamahal, nakita na ba ninyo yung heaven, yung langit? Nakita nyo na? I mean, the big throne of God, yung tirahan ng Diyos. Nakita nyo na? Hindi pa, pero naniniwala tayong may langit. Yes. Oh, that is faith. Ang ibig sabihin ng faith, Hebrews 11 verse 1. Hindi mo nakikita, pero naniniwala ka.
Nakilala ba ninyo ang Diyos? Hindi pa. Naniniwala ka sa Diyos? And that is faith. Faith, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ibig sabihin, naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya naman, we accept, tinatanggap natin si Kristo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. We accept Christ as our Lord, God, and Savior. Amen. Amen. Sa pagtanggap natin sa Kanya, sa pag-surrender ng ating buhay sa Kanya, no? Nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. 1 John chapter 5, verse 13. Unang Juan 5:13. Meron tayong buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. No. Ako, nagpakulay ako ng buhok. Light brown. Pero, nawawala na yung pagka-light brown, bumabalik na uli yung mga puti. So, isipin mo. Sa ayaw mo sa gusto, whether I like it or not, yung buhok ko puputi. Tama? Amen. Whether I like it or not, yung aking mga kamay nagkakaroon ng wrinkles. Tama? Amen. Ang hindi lang nagbabago sa akin, yung height ko, yung tangkat ko, hindi nagbabago. But my hair, no, is becoming gray, no? At yung mga kamay ko nagkakaroon ng wrinkles, no, kasi nagkakaedad na ako. Ilan taon na po kay tatay? 92? Parang ito marso. Ha? 92, isipin mo? 92. Kailan po kayo? 90. 91 na, isipin mo. Nakaka-bless sila, di ba? Nawa, abutin pa natin yung buhay na iyan at lumampas pa tayo yan. Yun ang ating mga prayers, yun ang ating pagkaupo sa Ginoo, di ba? Na humaba pa ang ating buhay. Yan, nagkulungan na yung mga mamang tigulang sa God. Nagbusap-busap na sila. Mga senior citizen. Okay. Ngayon, ang Diyos, no, hindi, ang nais ng Diyos, ang gusto ng Diyos, ang ibig ng Diyos, bigyan tayo, hatagan tayo ng mahabang buhay. Long life. But, higit sa lahat, pinaka-importante sa lahat, bigyan tayo ni Lord ng eternal life. Buhay na walang hanggan. Hindi rito sa mundong ibabaw na ito, kundi doon sa langit. Dahil ang mundong ibabaw na ito ay bubunawin ng Lord, di ba? 2 Peter chapter 3. It will be destroyed by fire. John chapter 14 verse 1, in my Father's house are many rooms or mansions. At sabi ni Christ, pag ready na yon, I will return and I will take you wherever I am. Kung nasaan ako, dadaling ko kay Roma. Kaya ang sabi ng Filipos 3:20, we are citizens of heaven. Not Kabadbaran. Not Tolosa. Not Mindanao. Not Agusan del Norte. But we are citizens of heaven. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya pag namatay tayong lahat, saan tayo pupunta? Sa langit. Nakita na ba natin ang langit? Hindi pa. Pero naniniwala tayong may langit, and that is faith. Yun ang ibig sabihin ng faith. Pinaniniwalaan mo ang isang bagay sa mga things not yet seen. Mga unseen things. Amen po ba? Amen. Yeah. Pag tayo ay nag-pray, pag tayo nag-ampu sa Ginoo, yung sagot pa, bigla pang dumarating o minsan wala pa. Wala pa minsan, di ba? Pero naniniwala ka na yung sagot darating. Amen po ba? Amen. That is faith. Mark 11:24, Marcos 11:24, nag-pray tayo. Panginoon, kailangan ko po ng pera. I need money. So I believe that money will come. So you believe that money will come. So that is faith. Meron kang sakit, may karamdaman ka, may disease ka, may sickness ka. Lord, I need healing, I need miracle. No? Sometimes ang healing, instant, di ba? Yung biglaan. Sometimes merong healing na gradual healing. Tama ba?
May gradual healing. Yung hindi ka agad nagmamanifest yung healing. Sometimes, may gradual healing. Yung sabi ng gradual healing, hindi bigla ang dumarating. Tama po ba? Hindi bigla ang dumarating. Minsan, meron din sa mga hinihingi nating pera sa Panginoon, di ba? Minsan, kanyari, Lord, I need 1 million. Pero hindi naman kaagad binibigay ni Lord yung 1 million. Sometimes, half million mo na ibigay ko sa iyo. And another half million. Tama ba, oh? Yan, hindi ganun yun. Pero naniniwala ka that the Lord will give you half million. Amen po ba? Yun ang ibig sabihin ng faith, no? Naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Are you still with me? Ganun yun. Ganoon si Abel. Ganoon si Abel. Si Abel, sabi ganoon sa Hebreo. Sa verse 4, Hebreo 11 verse 4. Are you still with me? Si, di ba si Abel? Dalawang magkapatid yun, di ba? Si Abel at saka si Cain. Si Cain, kada preaching, kain ng kain. Hindi pa. Si Abel naman, ano naman si Abel? What I mean is this. Si Abel is giving his best to God. May tao pa ho ba rito? Sabi nga nila, you can give without love, but you cannot love without giving. You can sing and dance without love. No? Pero pag-love mo si Ginoo, ang Panginoon, ibibigay mo yung the best mo sa Panginoon. Listen very carefully. Hindi naman lahat ng nagbibigay ng offering, nagbibigay ng the best. Eh, tama. Hindi naman lahat ng umaawit, sumasayaw sa Panginoon, sumasamba sa Diyos, ibinibigay ng the best. Eh. Hindi naman lahat ng dumadalo, nagbibigay ng the best. Eh. Right? Si Cain, nag-offer kay Lord, but not his best. While Cain offered to God his best. Amen? Bakit nag-offer ng the best si Abel kay Lord? Kasi naniniwala siya, he believes, may ganti si Lord. May pabuya, may reward si Lord. Amen? Amen. Yun. Kaya you will not give your best to God if you don't have faith. So give your best to God sapagkat may ganti si Lord. May reward si Lord. May pabuya si Lord. Amen po ba? Amen. Brethren, we are in the last days. And the Lord is requiring us to give our best. Nasa huling panahon na tayo, no? At nire-require tayo ng Lord, ginugusto, iniibig ng Diyos na ibigay na po natin ang the best sa Panginoon. If you are not giving faithfully your tithes, kanina kay Pastor Jambay, ang dami nilang what you call that? Bakit, di ba? Ang unang nakalagay, tithes and tithes, di ba? Una, tithes. Tapos, may offering, music instruments, di ba? Tapos, tinatanong ko si Pastor Raro ang kanina. Pastor, amin nandito? Ano ba yun? Para sa youth. Youth ba yun? Anong nakalagay itong bandan? Ano, tennis? Pimsi. Ano yung sabihin ng Pimsi? Professional youth mission. Pimsi, hindi Coca-Cola. Pimsi. Pimsi. Eh, sabi ko kay Pastora, ano yun? Ano yung nakalagay na yun? Hindi ko maintindihan eh. Doon lang ako naglagay sa church center, ito naintindihan ko ito eh. At saka madali mong maintindihan eh. Kasi, konting bahay eh. Intindi mo kagad eh. And brethren, ang unang binibigay natin si Lord, ikaw po. Pagkatapos yung ating mga offering, at yung mga susunod na mga offering, yan ang mga tinatawag natin sacrificial giving. May tao pa ho ba rito? Sacrificial giving. Ganun yun. Kaya, ang mga Kristiyano, hindi maramot, hindi tayo mampala. Proverbs 11:24 and 25, Panultihod 11:24-25. We have to give our tithes and offerings to the Lord. Sabi nila, yung tithes, yan ay Old Testament lang, sabi nila. Yung tithes ay panahon lang yan ni Moses, under the Moses law. Are you still with me? Amen.
We are no longer in the Moses law. We are under grace, sabi nila. Kaya wala na dapat ikabog. But, pero pwede kong sabihin sa inyo, Genesis 28:20 and Genesis 14 verse 19, 17 to 19, Genesis 14, 17 to 19, Genesis 28:20, hindi pa pinanganak si Moses, wala pang Moses law, si Jacob ay nag-iikabog, nagbibigay ng tithes kay Lord. Amen? Amen. Tithes is 10%. Si Abraham, wala pa si Moses, ay nagbibigay ng 10% kay Lord. Kaya yung sinasabi nila na this is only under the Moses law, at tayo ay under grace na, kaya na wala ng tithes, mali po yung aral na yun. Sapagkat wala pa si Moses, nagbibigay na sila ng ikabog. Hindi po ba? At makikita mo, maging si Abraham, lingkod ng Diyos, si Abraham ay lingkod ng Diyos. A patriarch, but he gave his tithe to Melchizedek. Sino si Melchizedek? Si Melchizedek yung nag-pray sa kanya, nag-ampu sa kanya, nanalangin sa kanya, nag-bless sa kanya. Kung sino yung spiritual leader mo, spiritual father mo, spiritual mother mo, dumamagin ako. Sa hangap na pipit spiritually, doon ka magigabog. Amen po ba? Amen. Ganun siya mga sagot? Amen. Ang sabi ng Malakay 3:10, di ba? Test me, no? Prove me, no? Give your tithes and offerings faithfully to the Lord, di ba? That there may be food in my house. Ano yung house na yun? The church. Saan gagamitin yung tithes and offerings? Sa pangangailangan ng church. Kung ano yung mga pangangailangan ng church, dun gagamitin yan. Amen po ba? Amen. Ganun po yun. Oh. Sabi nga ni Pablo, I have all the rights, sabi ni Pablo, para maging, makashare, makabahagi, di ba, ng offering ng church. Pero, dahil merong persecution si Pablo eh. Sa Corinto, are you silly me? Merong mga false apostles eh, na lumitaw. No? Para patunayan ni Pablo na siya true apostle of God. So hindi siya nakialam ng mga offering. Pero sabi niya, I have all the rights. Amen po ba? May karapatan ako. Kaya ang tithes and offerings ay ginagamit yan sa pangangailangan ng church. Amen po ba? May tao pa ba rito? May mga churches na nagkakaruling kada December para to raise fund. Tama po ba? May mga churches na nagkakalag ng nag-aano ng mga sobre, di ba? Nagkukolekta, naghihingi ng donasyon. Kung gusto nila yon, okay lang. Pero higit sa lahat, listen very carefully, ang talagang magsusupport sa church ay ang ating mga tithes and offerings. Yung tithes and offerings, are you still with me? Ano siya magsusupport talaga sa church. Kung gusto natin humingi ng donasyon sa labas, no problem. Pero ako po, hindi ako nagkakaruling. Hindi po ako nagkakaruling. Nung bata ako, nagkakaruling ako. Ang Pasko ay sumarapit. Pero kayo, gusto niyo magkaruling, anong problema yun? Diba? Pero ako, hindi ako nagkakaruling. Ang pinapangaral ko, yung tithes and offerings, yan ang susuporta sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Our tithes and offerings, as we give, we shall be blessed by God. Amen po ba? Alakpakan natin ang Panginoon sa sumunod. So bakit, matatapos na ako. Bakit ibinigay ni Abel yung the best kay Lord? Bakit siya nag-offer ng the best kay Lord? Kasi naniniwala siya, he believes, meron siyang ganti, meron siyang pabuya, may ganting pala, may reward siya kay Lord. Amen. So give your best offering, give your best singing, best dancing. You know, brother, you know, musicians, I started as a musician, as a guitarist. Nagsimula akong nagigitara, kaya na ngayon din ako marunong. Wala nang kanya yung gamit ko. I started as a guitarist. Pag ako nagigitara ng unang panahon,
talagang binibigay ko yung the best ko. Kumakan na talaga ako. May tao pa ho ba rin? Ano man ang talento ninyo, ano man ang regalo, ano man ang kaloob sa inyo ng Lord, ano man ang gifting sa inyo ng Lord, offer it to God and give your best to God. Yes. And the Lord, whether you like it or not, the Lord will bless you abundantly. Amen. At kapag binibigay mo yung the best mo sa Panginoon, gagamitin ka ng Lord, paiikutin ka niya in order for them also to be blessed. Yes. Ganun yun. May tao pa ho ba rito? Amen. So another thing, no? Verse 4 yun, Hebrews 11 verse 4. Sa Hebrews 11 verse 5, do you know Enoch? Si Enoch, 300 plus lang nabuhay. Yung mabuhay ka, magkaroon ka ng edad, tumagal ang buhay mo ng 300 plus, ang haba na nun. Pero, nung panahon nila, that time, yung era nila, yung panahon nila, yung 365 or 300 plus, no? O ilan man yung inabot ng edad ni Enoch, alam ba ninyo na magkaroon ka ng edad na 300 plus, maikli yun. Kasi nung mga panahon ni Eva at Adam, ang tao ay nabubuhay ng 900 plus. O, ano tayo? Mag-Bible quiz tayo. Sino ang pinakamatandang taong nabuhay sa Biblia? Sino? Methuselah. Wow. Hagaan kita 500. Lapit ka sa akin mamaya. 100. Si Methuselah. Right. Qualified ka maging Sunday school teacher. Kasi kapag ikaw ay Sunday school, Sunday school teacher, dapat well-versed ka. Malalim ka sa Biblia. Si Methuselah. Ilang taon? Yun. Ilang taon siya nabuhay? 967? Grabe. Tinuot? Anong verse? Si Methuselah. Are you still with me? Kaya yung 300 na edad na taon ni Enoch, maikli yun. Pero, are you still with me? Hindi pa rapture of the church, no? Wala pa yung rapture of the church. Alam niyo sabihin ng rapture of the church, yung hindi ka na mamamatay. Kukunin tayo ng Lord ng buhay. Maiiwan na lang yung mga chair, yung mga bangko, yung mga upuan na yan. Kanina yung mga upuan na yan, doon mo nakita yan, nandito na ngayon. Grabe, paikot-ikot ah. Pati itong mga doon mo nakita yan, nandito na uli ngayon. Kaboy. Ay, huwag niyong iwanan dito, di balik niyo yun na. Hindi yan dito. Inirom lang yan, no? Yung mga taga rito, bibili ng ganyan, di ba? Amen! Amen! So yun, si Eno, no, he walked a life that is pleasing to God. Verse, anong verse na yun? Verse 5. Hebrews 11 verse 5. Why? Why he walk pleasing to God? Bakit siya nabuhay ng maayos, malinis, matuwid, the righteous before God? Amen po ba? Because he believed that merong langit. Amen po ba? Gataw pa ba rito? Yes. Diba? Diba masarap gumawa ng bisyo at kasalanan, diba? Masarap yung bisyo, masarap yung kasalanan. Pero pupunta ka ng impyerno. Tayo, umiiwas tayo sa mga bisyo at kasalanan. Tama? Lumalayo tayo sa mga bisyo at kasalanan sapagkat gusto natin pumasok ng kalangitan. Amen. We will live a holy life, a life pleasing to God. Kapag tayo ay merong pananampalataya. Kaya yung mga walang pananampalataya, hindi yan umaattend ng Sunday, no? Tapos hindi yan na ayaw nila ng mga ikaputando, sigarilyo, alak, babae, bakla, diba? Tomboy, kung ano-anong mga karamihan at kahalayan sa buhay na ito. Pero tayo, iniiwasan natin ang mga bisyo at kasalanan. We are avoiding sins and iniquities
And we are living holy lives because we want to go to heaven. Amen. Amen. At pupunta ka tayo ng langit. Pupunta tayo ng langit. Sino gusto pumunta ng langit? Kaya lahat. Karoon na? Huwag mo na. Pero pupunta tayo ng langit, ha? Huwag muna ngayon. Lord to God. So, next. Malapit na tayong magwakas. I'm almost done. Si Noah. Si Noah, di ba? Kanta yun eh. Si Noah gumawa ng arko. Bakit si Noah, ano, di ba, nagpakahirap siya, no? Napagod siya, nakapoy siya, gumawa siya ng arko. Naniniwala ako ang mga sinakay ni Noah ng mga hayop, di ba? Pero may peryon, di ba? Naniniwala ako ang mga sinakay ni Noah ng mga arko, mga bata pa. Ano sabi sa iyo mga bata pa? Hindi pa mga tigulang. Kasi pag mga tigulang na yun, hindi na magkakaanak yun, menopause na yun eh. Yes, I believe. Kaya mga bata pa yung mga sinakay ni Noah. Mga batang kalapati, mga batang aso, mga bata pang monkey. Kasi pag matanda na yun eh. hindi na makakagawa ng baby. I'm not kidding. Wala itong mali siya. Diba? Yun ang paniniwala ko. May tao mo ba? Amen. At saka, mahirap papasukin yung mga elepanteng pagkakalaki. Kaya kinakailangan, naniniwala ako, I believe, yung mga pinapasok ni Noah Rod, medyo patapat ang elepante pa eh. Para hindi gaano masyadong malaki. Palagay ninyo, tama ba ako, Rod? Amen. Oh, medyo mga bata pa. Para medyo hindi gaano malalaki, hindi matatanda, di ba? Ang isang matanda na nakagawa ng bata, sino ang matanda na nakagawa ng bata? Si Abraham. Naniwala siya na magkakaanak pa siya. Sino yung matandang menopause na nagkaanak? Si Sarah. Naniwala siya na magkakaanak siya because of faith. At yung matandang hindi nagkakaanak, yung matandang menopause nagkaanak, at yung anak nila ay naging Israel. Yung Israel ay anak, mga ina po, mga offsprings, no? Mga descendants, di po ba, ni Abraham. Amen po ba? Nanginginig pa po ba tayo? Amen. So, ganoon yun. Kaya, si Noah, he built the earth, no? He believed the things not yet seen. Ayaw niya ng mga instant, no? Sapagkat, sumunod siya sa Diyos, sapagkat naniwala siya, at siya ay nanampalataya. Pakisabi, nanampalataya. So, ibig sabihin, naintindihan ninyo ako, naunawaan ninyo ako, na ang pananampalataya, naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Kaya mo tinatanggap si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, kaya mo sinusurrender, binibigay ang buhay mo sa Ginoo kasi naniniwala ka sa reward sa ganti sa pabuhayan ni Christ. Amen po ba? Tumatanggap ka ng kagalingan, himala, milagro sa Panginoon kasi naniniwala ka sa na ang Diyos ay gumagawa ng himalang milagro. Amen po ba? Pag may sakit tayo, huwag ka agad gamot ang ating naiisip. Ano ba sabi sa akin gamot? Tambal. Huwag ka agad yung tambal ka agad. Ipag-pray mo muna yung sarili mo. At kung magkaminsan, may tambal, may mga doktor, hindi mapagaling yung ating sakit. Pero ang Diyos ay nagpapagaling ng sakit. Amen po. Meron akong minag-pray na tigulang na lalaki. Meron siyang goiter dito. Tapos nung paghawa ko sa goiter niya, bumagsak siya. Pagtayo niya, pagkapa niya, yung goiter niya wala na. And that is the miracle of God. Okay, palakpakan natin siya. Ako mismo hindi makapaniwala. At madalas po ito, may mga nakaupong ganyan, nakikinig, no? Nag-word of knowledge ako. Meron dito, meron kang ganito, may sakit kang ganito, pinapagalit na nito. At nagugulat na lang, naaamaze na yung mga nakaupo, ako yun ah. Tapos nararamdaman niya yung healing ni Lord, parang merong wind na tumatama sa kanya. Or sometimes, parang may electric sa paa niya na gumagano at nagugulat na lang siya
nawawala na yung sakit niya. Marami akong naipag-pray ng scoliosis, nagaling ng Lord, yung iba mga may bukod, nagsipaglubungan. Nakita ko ang maraming milagro ni Lord. Amen po ba? Because I believe in miracles. You have to believe in healing and you have to believe in miracles. Amen po ba? Kaya dapat ang lahat ng mga nangangaral, lahat ng mga pastor at pastora, huwag pumayag, no? Pagkatapos ng inyong mga Bible studies, mga visitations, follow-up, amen po ba? Sunday service, kahit na anong klaseng services, dapat pinapag-pray yung needs ng mga attendees. Sa totoo lang, kung bakit malakas ang evangelization ng buong mundo, kasi yung miracles. Yung signs, wonders, and miracles. Nung ako'y nagpunta ng Candaba, Pampanga, sabi ko nga, halos sa ikot ko na yung buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Nagkursada kami, nag-healing crusade kami sa plaza. Ang ginawa namin, nagdrama muna kami. At nung dumarating na yung mga tao, saka na ako, kinat ko, yung drama, saka ako nangaral. Saka ako nagpunas. Pero hindi lahat ng mga tao roon ay pumunta ng plaza. Yung iba na sa mga bahay-bahay lang nakikinig. Kaya dapat clear at magmalakas ang sound system. Kahit na mahal ang mga sound system, bumili tayo. Kasi maganda yun. Para clear yung sound at malakas yung sound. Para kahit na hindi sila a-attend, hindi sila dadalo, hindi sila pupunta sa place or healing crusade, makakapakinig sila. At nag-word of knowledge ako, kayong mga nasa bahay-bahay, the Lord is healing you. Binanggit ko yung mga sakit nila, na-amaze sila. At bumaba sila, nag-testify sila, talagang pinagaling sila ng Lord. Sa buo po ito, people, I'm not lying, there is no exaggeration. Walang exaggeration. Ang tao pa ho ba rito? Kasi kung magkaminsan kasi, para bagang ang mga ginagamit ng Lord mightily effectively, yung mga Koreano lamang, Malaysiano lamang, Amerikano lamang, ang akala nila, ang mga Pilipino, walang power. Ang hindi nila alam, ang may pinakalak, listen very carefully, in this final hour, even Morris Rulo prophesied. Maging si Morris Rulo ay nag-prophesy. In this final hour, ang may pinakamalakas na anointing ang Pilipinas. Tapos na ang Korea. Tapos na ang Malaysia. Tapos na ang Canada. Tapos na ang Amerika. Nagpunta sa Pilipinas ang mga Canadian at mga Amerikano. Sila ang pinagsimulan ng ating pananampalataya. Pero tapos na po sila. Dumating yung mga Koreano, amen po ba? Koreans built prayer mountains. But Filipinos, ang mga Pilipino ay wala tayong prayer mountains, but we have mountains of prayer! Amen. Mountains of prayer. Wala tayong prayer mountains, pero meron tayong mountain of prayer. Iba ang mga Pilipino pag nag-pray. Pag nag-pasti. Iba ang Pilipino pag nagsumamba sa Panginoon. Daigong tan Diyos, simpahong ta siya, sa palipayong kasing-kasing. Hallelujah! Pagkanta sa kalipay, diya sa Ginoo. Saya na! Di ba? Iba ang mga Pilipino pag umamit, sumayaw sa Panginoon. Amen. Kaya huwag kayong nagpapaniwala. I'm very sorry for this. Huwag kayong mga nagpapaniwala. Oh, darating yung Amerikanong ganito. Darating yung mga abit ng mga Amerikanong ganito. Darating yung mga Australianong ganito. Aawit sila, tutugtog sila sa ganito. Mga nga sila dito. I'm very sorry for this. Time na po ng Pilipino ngayon. Amen. Panahon na po natin.
And listen very carefully, ito yung sinabi sa akin ng Panginoon. 1993, sabi sa akin ng Panginoon, anak, umikot ka sa buong Pilipinas at sabihin mo sa kanila that the Philippines have a destiny in Christ. We have glorious destiny in Christ. Amen. Okay lang na humahingi tayo ng may nagbibigay ng may mga mayamang nagbibigay ng suporta. Okay lang, tanggapin natin yan. Pero higit sa lahat, mga minamahal, pumasa tayo sa Ginoo. Yes, amen. He will supply all our needs. Magagandang instrumento, magagandang sasakyan, magagandang iglesia, magagandang upuan. Lahat ng mga magaganda ibibigay ng Lord yan. And brethren, may I, papayuhan ko lang kayo. Please, lahat ng ibibigay ng Lord na magaganda, ingatan natin. And use it for God's glory. Amen, amen. Ako po ay sabi ko nga, pwede na siguro akong gumawa ng vlog, eh, no? Dito ako nakatulog ngayon, dito ako nakahiga ngayon, ito yung ginagamit kong CR ngayon. Pero kung mapapansin mo, listen very carefully, nakakain ako sa mumurahing yung mga murang pagkain, nakakain din ako ng mga expensive foods, nakasuot ako ng murang shoes, murang dress, pero nakapagsuot din ako ng mga branded at mga mahal. In fact, simple lang yung panyo ko, pero mahal yan. Pero hindi ko siya binili, binigay lang. Nag-birthday ako, binigay ito sa akin. Eh, masarap mag-birthday, may nagbibigay eh, no? Kailan birthday ninyo, ipaalam nyo sa akin, ipapagpuriho kayo na may magbigay sa inyo. Ako taga-pray ninyo eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Si Abraham, di ba? Si Abraham, taga Mesopotamia. Yung Mesopotamia, later on, naging Babylonia. At yung Babylonia, ngayon ay Iraq na ngayon. That time, that day, noong mga panahong yun, ang Mesopotamia, yun ang isang modernong bansa, modernong lugar. Sikat. World renowned, sabi nga. Pero ang sabi ng Lord kay Abraham, iwan mo yan. Alisan mo yan. Umalis ka niya. Pumunta ka sa lugar na akong bahala sa iyo. Yung mana mo, inheritance mo. Kaya ang tawagin ng Israel is promise land. Misan, ganyan tayo eh. Ako, nag-aral ako ng, sabi ko nga, nagtrabaho ako sa aking Philippines, nakagraduate ako, at meron kaming business. Ito'y para sa akin na hindi ko sinasabing para to sa inyo. Bahala ang Diyos mangusap sa inyo. But 1998, the Lord spoke to me. Iwanan ang business. Iwanan ang trabaho. Isuko ang pinag-aralan. Iniwan ko na. As the Lord spoke to me. So, ewan ko sa iyo. Hindi ko alam, I do not know kung ano ang pinapaiwan sa iyo ni Lord. I do not know kung alin ang pinapaiwanan sa iyo ni Lord. I do not know kung alin yung pinapaalis, pinapatanggal sa iyo ni Lord. I do not know. The reason why God, bakit ako inalis ng Diyos sa trabaho, bakit ako inalis ng Diyos sa negosyo, nakagradit pa ako? Opo, nakagradit po ako. Nagtrabaho ako sa aking Philippines, doon sa may Ugong Pasig, you know? May business pa kami? Opo, may business po kami. Kahit ako magtrabaho, meron po kami business. Mabubuhay kami. Pero pinaiwan yung business, pinaiwan yung trabaho. Amen po ba? Amen. Listen very carefully. Dito na po ako magwawakas. Kasi gusto ni Lord, yung buong buhay ko i-devote sa Kanya. Amen. I-devote sa Kanya. Prayer, fasting, preaching, visitation. At para kung ako'y mag-mission from one place to another, wala akong trabaho, wala akong negosyo, iiwanan. You cannot go into the mission field. You can never be a missionary na meron ang trabaho, negosyo, iiwanan. So wala akong trabaho, wala akong negosyo, wala akong iiwanan. May tao pa ho ba rito? Amen. Mas maganda kung hindi ako nakapag-asawa.
Eh kaso nakapag-asawa ako. Kayo, wala ba kayong asawa? Wala? Eh kung sasabihin ni Lord, be like Paul, suduhin. Pero pag gusto niyong mag-asawa, no problem pa rin. Kasi hindi naman tayo pare. Yung pare, walang asawa. Yung mother, walang asawa. The priest, di ba? Pero ang ibig kong tanguyin, kung bakit si Abraham, una, ang ibig ang pangayon, ito na ba magwawakas ha? I'm almost done. Medyo anahan pa ako. I'm almost done. Yan. Kasi alam po ninyo, ako po talaga, yung anointing ko, nagbubob ako sa worship, sa presence. Without the presence of God, hirap ako makapag-move. Hirap ako. So I need the presence of God. Parang yung mga old testament prophets, na bago silang mag-prophesy, kailangan nila ng mga musicians. Nabasa niyo yun? So ganun din ako, hirap ako makapag-move ng anointing without the presence of God, without the Holy Spirit. Parang si Catherine Coleman. Si Catherine Coleman, nakita niya ang maraming tao, maraming sakit. Maraming mga sakit. Tumawag siya ng musician, nagpa-worship siya. Tinanong siya bakit niya ginawa yun. Nang sabi niya, hindi naman ako ang magpapagaling sa mga may sakit at karamdaman. Ang Diyos. So mag-worship tayo para bumaba ang Diyos. Psalm 22 verse 3, He inhabits the praises of His people. Bumababa ang Diyos pag nagpupuri at sumasamba ang mga tao. Sometimes, I'm very sorry for this. Kaya kung bakit minsan mahina ang manifestation ng Holy Spirit sa maraming churches dahil patay ang worship nila. Hindi okay ang worship nila. Kaya pagka, hindi natin kinakailang, kaya nga sa totoo lang, sa main church, kamamahal ng aming mga instrumento. Yung drums doon, more than 100,000 ang halaga. Pero okay lang. Ang sabi namin, ang sabi ng mga kapatiran, kung maraming musicians bumibili ng expensive instruments just to worship Satan, how much more na tayong mga nasa church ang hindi bumili ng expensive instruments to worship God. Brethren, listen very carefully. Pwede kang magturo na simple lang ang kasuotan mo. Pero kung meron kang maayos na kasuotan, pinagsuotin mo. Okay lang na mag-asher. Kumamay ka sa mga tao riyan na simple lang ang kasuotan mo. Hindi ko sinasabing expensive branded. Ang sinasabi ko, maayos. Presentable. Hindi ko sinasabi na sing and dance, play the instruments with expensive branded Chanel, Louis Vuitton. Hindi yun ang sinasabi ko. Please wear a representable dress. Amen. Because you are representing, yes, Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Yes. Kaya sabi ko nga, lingkod ng Diyos, ang init-init ng panahon, hindi na air condition, bakit lang yun ang nakamodel tayo? This is my uniform. Uniform ko lang. Kung paano sila Elijah, camels of hair, leather belt, and cloak yung, ano bang tawag sa cloak? Balaban. Kung sa mga babae, skirt. Uniform niya yun. And this is my uniform. I am a man of God in this panalawa. I am a representative of God. So I have to wear God. Presentable. Presentable dress. Pwede ka namang tumugtog lang ng simple-simple suot mo. Ganyan-ganyan lang yung dress mo. Umabit ka ng ganyan-ganyan lang yung dress mo. Baka pero baka meron ka riyan na hindi naman mamahalin, hindi naman Chanel, hindi naman Louis Vuitton, pero medyo maayos-ayos. Yan ang suotin mo. Because you are representing God.
Pag sumakay ka ng Cebu Pacific, makikita mo mga flight stewardess, mga piloto, naka-uniform sila representing the Cebu Pacific Airlines. Pag sumakay ka ng Philippine Airlines, makikita mo yung mga flight stewardess, the pilot and other employees and other crew of that airlines. May tao pa ba rito? They are wearing uniforms representing their airlines. Brethren, kung gusto mo na malakas ang pagbuhos ng kapangyarihan ng Panginoon at nagawain, magsuot ka ng presentabling kasamaan. Hindi ko sinasabing magsuot ka ng mamahaling expensive. Louis Vuitton, Chanel, Armani, hindi lang ibigot ako yun. Well and dressed like a pastor. Well and dressed like a leader. Kung ano yung title mo, kung ano yung tawag mag-calling mo, mag-dress ka ng ganyan. Kitao mahuba rito. At makikita mo, the Lord will move mightily effectively. At hindi lang yun, listen very carefully, the Lord will send you to different parts of the world. And God will raise up many supporters to bless you para makaikot ka sa buong mundo. Listen very carefully, ako po ay hindi nagpresenta. In fact, hindi ako nagpresenta na pumunta ng Mindanao. In fact, nung inibitahan ako pumunta ng Mindanao, dinecline ko. Sabi ko, malayo yan, kapoy, magastos. Pero nung nalaman ko na talagang the Lord is calling me to go to Mindanao, napunta. Maraming probinsya, maraming bansa, hindi ako nagpresenta. They are keeping inviting me. Kung ikikwento ko sa inyo ang maraming bagay, baka sabihin nyo nagsisinungaling ako at ako'y gumagawa ng kwento at nagmamahal. At higit sa at kasabay nito, makikita mo yung pagsama ng Holy Spirit, yung anointing ng Holy Spirit. Amen. May tao pa ho ba rin? Amen, amen. Kaya ito, kaya si Abraham, naging from Abraham, A-B-R-A-M, Abraham, to Abraham, nilagay ng AIDS. AIDS is the name of God. From exalted father, tinaas ng Diyos, to father of many nations. Why? Bakit siya mula sa tinaas ng Diyos to father of many nations? Are you still with me? Kasi yung bansang Mesopotamia na pinag-iwanan sa kanya ng Diyos, iwanan ko yan. Leave that place. Go to the place na doon pumunta ka kung saan kita pinapapunta. Are you still with me? Nung iniwanan niya yung pinapaiwan sa kanya ng Diyos, doon siya naging father of many nations. Brethren, mahal ko ang nature's course. Bakit? Ito yung malalim na nanalangin at nag-aayuno sa akin. Ito yung malalim na sumusuporta sa akin. But I have to leave the nature's. Kailangan kong iwanan ng patuloy yung nature's kasi hindi lamang ako ginawa ng Lord na pastor ng nations. Pinapaikot niya ako buong Pilipinas ang buong mundo. Amen po ba? Nakikinig pa mo ba? Before I close, listen very carefully. Maraming nangangarap na magamit ni Lord mightily effectively. At maraming nasa posisyon. At yung mga nangangarap na gamitin ni Lord mightily effectively, hindi nagagamit. Bakit? Kasi may pinapaiwan sa kanila ang Lord, ayaw nilang iwanan. May pinapasuko, may pinapasalandan, may pinapabigay sa Lord sa kanila, ayaw nilang gawin. At yung iba naman, nasa position sila. Listen very carefully. Nasa panahon tayo ngayon ng change of leadership. Change of leadership in the government. Lahat na hindi magiging okay sa gobyerno, God will remove them. At maging sa body of Christ. Lahat ng mga leaders ng body of Christ na hindi na nagpa-function properly
sa kanilang mga opisina, God will remove them. May tao pa ho ba rito? In fact, kung bakit ako umiinod ngayon buong Pilipinas, buong mundo, isa ako sa sa mga pumalit sa kanila. Isa ako sa pinapalitan sila. Kita ako ang ito rito. Nakalala ba ninyo si Joseph? He won the favor of men and he won the favor of God. If you want to win the favor of men and the favor of God, most especially, kinakailangan tayong tumulad kay Joseph. Amen po ba? A man of destiny. Siya ay nakatingin sa kanyang destiny. Parang si Elijah. Anong sabi ni Elijah kay Elisha? Bilin ka na. Pupunta ako ng Jordan, Jericho, Bethel, etc. Sabi ni Elisha, hindi. Sama ako sa iyo. Kahit na yung mga company of the prophets, dinidiscourage siya. Bilin ka na, iwan ka na. Sabi niya, no. As long as God lives, as long as Elijah lives, I will follow him, wherever he goes. At ang sabi ni Elijah, nakulitan si Elijah sa kanya, alam ba talaga ang gusto mo? What do you want? I want the double portion of your spirit. Anong ibig sabihin nun? Let me explain. Ang ibig sabihin ng double portion of your spirit, ikaw si Elijah, ikaw yung head. Are you still with me? Lagi na sa mga pastora-pastora. You are the head. And you have company of the prophets under you. Ikaw ang head, merong company of the prophets na nasa ilalim mo. Ako isa ako sa company of the prophets na nasa ilalim mo. At maraming company of the prophets nauna sa akin. Mas matanda sa akin. But, Elijah said, pagalis mo, ako ang ipanit mo sa iyo. Ayun ang ibig sabihin ng double portion of your spirit. Ipanit mo ako. Anong sabi ni Elijah? It's a hard thing. It's a hard thing. Maraming nauna sa iyo. Maraming may gusto ng position ko. Pero iba ka. Ikaw itong sunod ng sunod. Ano bang ibig sabihin ng double portion? Listen very carefully. Elijah made 8 miracles in the Bible. But Elijah made 16 miracles as recorded in the Bible. Yung ginawa ni Elijah, nilampasan ni Elijah, dinoble ni Elijah. Yun ang ibig sabihin ng double portion. Pag-alis mo, ako ang mabalik sa iyo. Pag-alis mo, yung kapangyarihan mo, ibibigay mo sa akin. Pero yung kapangyarihan mo, dudublihin mo. Grabe. Kaya nung umalis si Elijah, kinuha ng chariot na punta ng heaven, kinuha na siya ng Diyos, yung cloak ni Elijah bumagsak. Tinampot ni Elijah. Pinalo niya yung ilog Jordan. Hinampas niya yung ilog Jordan. Nandito ba ang Diyos ni Elijah? Pag ganun niya ng ilog Jordan, yung ilog Jordan na hatid. Brethren, pwede akong humingi sa Diyos na maraming pera. Pwede ako humingi sa Diyos ng magagandang kasuotan. Pwede ako humingi sa Diyos ng magagandang sasakyan. Pwede ako humingi sa Diyos, mangayon sa Diyos ng masasarap na pagkain, magagandang dress, magagandang beautiful cars. And listen very carefully. Isa lang ang hiningi ko sa Diyos. Father, I want your anointing. Ikaw mismo, I want you. Kung paanong si Moses, show me now your glory. Ang ibig sabihin noon, ikaw ang gusto kong makita. Ikaw mismo.
I ask God for anointing. He himself. I want to be like Him. I want to follow His footsteps. Kung ano yung ginawa niya sa mundong ibabaw na ito, gawin ko. John 14 verse 1. Greater than this that I am doing, you will do greater than this what I am doing right now, because I will run out of the land. Nakikinig pa ho ba tayo? Pupunta na ako sa Ama. May tao pa ho ba rito? Mga kapatid, mabuhay tayo hindi para kanino man, hindi para sa alin magbakay. Mabuhay tayo para sa Diyos. Be like Him. Tama yung narinig ko sa Sunday school kanina. We don't need the praise of men, but we need the praise of God. May mga lumaban sa kompetisyon. Tapos, habang sila yung lumalaban sa kompetisyon, meron silang folks. Palakpakan yung mga tao sa kompetisyon, palakpakan yung mga tao. Pero yung coach nila, hindi bumapalakpak. So malungkot sila. Kasi bumalakpak yung audience, pero yung coach, hindi bumalakpak. Nariusin with me. Habang sila yung nakikipag-compete, yung mga tao, hindi lang bumalakpak, tumayo pa. Standing ovation. Pero yung coach nila, yung mentor nila, malungkot. Hindi sila masaya. At muli, nakipag-compete sila. Nakipag-compete sila muli. Walang pumalakpak. Hindi pumalakpak yung audience. Walang tumayo. Pero yung mentor nila, yung coach nila, tumayo. Nakangiti sa kanila at pumalakpak. Ang saya-saya nila. We are here not to please men, but we are here but to please God. Hindi tayo umaabot sumasayaw, tumutugtog, nangangaral, etc. Na totoo lang, kahit saan ako mangaral, lumuluhod muna. Kahit saan ako bansang pumunta, pagbaba ko ng airplane, kung saan ako pwedeng lumuhod, lumuluhod ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nakakarating ako sa mga lugar na yan. Dahil kung wala ang Diyos, hindi ako makakarating sa mga lugar na yan. Amen? Amen. Pag-aba ko ng Israel, pagdating namin sa Plaza Nazareth Hotel, kumanap ako ng isang lugar kaagad sa hindi ako nakikita ng mga tao dumuhon na yun. Siya lang ang sinabi ko, Lord, maayaw ang Ginoo. Amen. The Lord, bring me now to Israel. Before, I only read Israel in the Bible. But now I am here. Maayaw ang Ginoo. Amen. Ang nang ginawa ni Abraham, iniwan niya ang pinapaiwanan nito. At pinuntahan niya ang pinapapuntahan. Samahan mo ang Diyos. Amen? At sinasamahan mo ang sinasamahan ng Diyos. Ipanalangin, ipag-ayuno mo ang sinasamahan ng Diyos. At suportahan mo ang sinasamahan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Huwag ka lang umaten sa church na malapit sa bahay mo. Ito yung bahay mo, malapit yung church niyang ha-attend. Ang atinan mo, yung church na malapit sa puso ni Lord. Amen. Pag-uwanin niyo ako. Kasi may mga church malapit sa'yo eh. Pero may mga church na hindi sa'yo malapit. Magta-travel ka, sasakay ka. Pero mas masarap daluhan ang church na hindi malapit sa bahay mo, not near to your house, but the church that near to the heart of God. Amen. Alam niyo ba kung bakit si Apostle Paul tinawag na ako dyan the beloved? He is always reclining to the heart of God. Dito siya lagi nakahilig. Habang nagwawali, nagbibrit si Jesus, yung iba nakikinig by ears, siya nakikinig siya dito.
Pinapakinggan nila, I mean, pinapakinggan nila yung sinasabi ni Jesus. Pero siya, nakikinig siya, hindi siya sinasabi ni Jesus sa tibok ng puso ni Jesus. At nakikinig pa ho pa kayo. Yung pintig ng puso, yung heartbeat ng puso ni Jesus. Ito ang gusto ng Panginoon ngayon. Nadaling tayo closer to the living God. Mas closer to the living God. Kaya ipapakilala sa atin ng Lord ang tunay na Diyos. At ipapa-experience sa atin ng Lord ang tunay na Diyos. Kayo mismo ang witness. Marami akong pangangaral, hindi ako nagpatong ng kamay, nagpabagsakan yung mga tao. Kayo mismo ang witness. Walang nagsumasalo sa kanila, pero nagpabagsakan sila. Maging kanina, kila Pastor Jembel, bumagsak sila, walang humahawak sa kanila. Maging doon sa prospective, sa Joseph, Pastor Joseph kahapon, nagulat na naman ako, yung isang babae biglang bumagsak. Falling under the power of God. May tao pa ho ba rito? Samahan natin ang sinasamahan ng Diyos. Ipanalangin, ipag-ayuno natin ang sinasamahan ng Diyos. At suportahan natin ang sinasamahan ng Diyos. May tao pa ho ba rito? Desire more. Jesus ang desire for God. Yun si Abraham. Hindi niya hinangat yung yaman ng Mesopotamia. Masinangat niya si Jesus. Hallelujah. Ngayon lahat, ito mayo, tingto tayo. I give you praise. Ginagawa yung mga bagay na yan. Bakit ka ba naghihirap? Bakit ka ba nagsasakripisyo? Ano ba ang reason na bang nailan? Kung yan ay para lang sa tao, para lang sa asawa, anak mo, magulang mo, kapatid mo, family mo, just for the blessing, just for the promotion, to become famous, you know, brethren, you will fail. If you are doing it for God, then the Lord will bless you. In fact, sa katotohanan lang, no, tinuod na dapat malaman natin ang kalooban ng Lord. At dapat magawa natin ang kalooban ng Lord. At tama ang narinig ko kanina, John 17, verse 4. Jesus said, Father, I give you glory because I finished my mission here on earth. Pag namatay ka, pag nag-rapture, no regrets. Lord, I have finished my race. I have fought the good fight of faith. I finished my course. I finished my race. Kaya lahat ng mga nakikinig at nanonood, kailangan mo ng prayers and fastings mo more than ever before. I need your support more than ever before. Marami kang pwedeng ipanalangin, ipag-ayuno, but I need your prayers and fastings more than ever before. Marami kang gustong pagkagastahan ng mga salapi mo. Pero mas kailangan natin yan para i-win ng mas malalim pa, mas mabilis pa ang Luzon, Visayas sa Mindanao. Yung 10 days ko rito, hindi sa kami. Marami pang gustong magpapunta, pero hindi na kaya. Kulang. So I need your prayers and fastings more than ever before. And I need your financial support more than ever before.
At tandaan mo, Proverbs 28:20, faithful man will have a big blessing. At gusto ko rin sabihin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa oras na ito, hindi mo mapipigilan na ang bansang Pilipinas at ang buong mundo ay maging kagaya ni Jesus. Hindi mo mapipigilan na ang bansang Pilipinas at ang buong mundo ay gawin at tapusin ng kabubuntun sa Ginoo till the last breath of their lives and till the rapture of the church. Kaya sa oras na ito, sa lahat ng gustong paligtas, sa lahat ng gustong bumalik at tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos at magawa natin ang kalooban ng Diyos hanggang sa huling hininga ng ating buhay at magamit tayo ni Lord more mightily effectively in this final hour. Ibigay na natin ang totohanan ng ating buhay sa Panginoon. Ipulplas na natin. Joshua 3:5 it says, sanctify yourselves for tomorrow the Lord will do amazing things for you. Na ang ibig sabihin, ipulplas mo na ang buhay mo sa Panginoon. Ihatag na tanan sa Ginoo. Iwanan na ang dapat iwanan. Sapagkat ito ang panahon na mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos higit pa sa ating inaasahan. So sa oras na ito, tanggapin mo ang kagalingan. Tanggapin mo ang himala. Itulak mo ang bukol, wala na ang bukol. Hawakan mo ang anumang masakit, mahapdi sa katawan mo, wala na yan. Makakita ka pa rin, makarinig ka pa kung magsalita ka. Ano bang sakit karamdaman mo, gumaling ka sa oras na ito. Huminga ka ng malalim. At sa oras na ito, tanggapin mo ang salaping kinakailangan mo. Tanggapin mo. At sa oras na ito, tanggapin mo ang pagsama at kapangyarihan ng Panginoon. Itaas po natin ang ating dalawang amay patungo ng langit. Hallelujah! Lord, I give you my heart. I give you my soul. Walang didila at manatiling na kayo kung nakapikit at nakataas ang dalawang kamay patungo ng langit. Just bow down your heads and close your eyes. Hallelujah! Dalawang kamay patungo ng langit, dalawang kamot patungo ng langit. Bow down your heads and close your eyes. Receive your healing now. Receive your miracle now. Tanggapin mo ang salaping kinakailangan mo. Tanggapin mo ang himala, ang milagro kinakailangan mo. Yes, the Lord is granting the good request of your heart. Meeting all your needs at lahat ng iyong kinahanglan, kinakatakbo ng Panginoon. Pura ka ba dyan na give glory to God? Give thanks to Jesus. At gusto kong sabihin sa iyo, ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. To win Visaya, to win Mindanao for Jesus. And to win the whole world for Jesus. Pagsasama-samahin tayo ng Lord at pinagsasama-sama na nga tayo ng Panginoon. At isa lang ang ating trademark, isa lang ang ating tanda, isa lang ang ating barka. Kinahigugma natin ang Ginoo. So Father, right now in Jesus' name, let it blow! Walang didilat, manatilim na kayo, kot, nakapikit. Huwag mo nang tingnan, kaliwat ka ng likod at harapan. At hayaan mong maranasan kayo ng kapangyarihan, kagalingan, at himala ng Panginoon. Hura mga masyanda! Just let it go, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Just let it blow. At kung hindi ka pa nasisiyahan, hindi ka pa satisfied sa iyong kinalalagyan, you can walk forward and you can come forward and offer your life totally to the Lord. Sige po, hakbang kayo, lapit kayo sa harapan. Sige po, hakbang kayo, lapit kayo sa harapan. At kung kakayanin yung mag-mildaw, lumuhod sa Panginoon, gawin po natin. Kung kakayanin pa natin, kung hindi naman, okay lang. Huwag tayong matakot, huwag tayong abahan, huwag tayong mahiya. Sige po, maging lahat ng mga nakikinig.
Pinagpahintulutan na lamang na si Jesus ang iyong maging Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Sa Jesus na lamang ang ating maging Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. At si Jesus na rin ang magpagaling ng ating karamdaman at gumawa ng himala sa ating mga buhay. Kuna ba pa siya na lang siya? So, Father, right now, in the mighty name of Jesus Christ na nakagaling ka, yes, ngayon ko. Sige, kung gusto mong umiyak, umiyak na huwag pigilan ang sarili mo. Kung gusto mong tumangin sa Ginoo, pag-amis ka sa Ginoo. Huwag kang matipinan. Pinaulit ko, pinagaling ka na ng Diyos. Pinapagaling ka ng Diyos. Tungkol lang sa Surigao, merong malabo ang paningin, pinagaling ng Diyos. So ang Diyos ay nagpapagaling sa oras na ito. Gumagawa ng himala sa oras na ito. Nagpapala sa oras na ito. Yes, Panginoon, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Holy Ghost, is the Lord of the Lord, in Jesus' name. Kura pa masyanda na masyanda na masyanda. Kura pa masyanda na masyanda na masyanda. Let it know, God, in Jesus' name, the Son of the Holy Ghost. Kura pa masyanda na masyanda. Knowing the voice of the Holy Spirit and listening to Him.
ating iglesia. Pero yung malakas na pagpilos ng Banal na Espiritu, kulang. Sa Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kapatawaran ng aming kasalanan. Nagpapasalamat po kami, pinabago nyo kami, inaalis ang mga bisyo at kasalanan. Kagaya nga ng aking nakausap na isang sister, tomboy siya. Inalis ng Panginoon sa kanya ang pusong lalaki. Tinanggal ng Lord. Lord, tanggalin nyo sa aming puso't isip ang hindi, ang feeling na hindi mabuti, hindi mainam. Hindi karapat dapat sa iyong karapat. Any feeling, Lord, that is not of God, remove them, Lord, in Jesus' name. Remove all our sicknesses and diseases. Remove all our vices, O God, in Jesus' name. At maging, O Lord, ang mga kinaugalian, kinamulatan, even the teachings, Panginoon, that is not of God, tanggalin niyo pong lahat. Tanggalin niyo, Panginoon, ang curse, ang poverty, ang kahirapan, ang lahat ng sumpa sa aming buhay, sa aming katawan, sa aming pamilya, tanggalin niyo po, O Diyos. Palitan niyo po, Ama, ng pagpapala, kagalingan, himala at kasaganaan. So sa oras na ito, Father God, Ikaw mismo ang pinapadali mo sa kanila. From the crowns of their heads to the sole of their feet. Maging lahat po, Ama, ng mga nakikinig at nanonood. Lord, basbasan niyo sila, panalanginin niyo sila, Panginoon. Let your blessings and let your anointing come upon them. Sa huling pagkakataon, shall we lift our both hands to Jesus, dalawang kamot sa Ginoo. Father God, I release all the blessings of the cross of the Calvary. All the benefits of the cross of the Calvary be upon them right now. Iniiwan ko sa kanila, Panginoon, ang iyong banal na presensya. Magliligtas sila ng maraming kaluluwa. Magpapagaling ng mga malasakit at karamdaman, gagawa ng milagro ng Himala. Palalakasin nila ang mga nangihin at mga naglalamig. Pupuntahan ng maraming bagyo, barangay at maraming tribo. Ililigtas po nila, Panginoon. Pupuntahan ng maraming bansa. Ililigtas po nila. Ililigtas po namin, Panginoon, ng sama-sama. Lord, ang aming prayers and fasting sasagutin mo. At lahat ng mga pangangailangan namin financial, ibibigay mo nga po. Salamat po, Diyos, ng maraming. Kunin niyo po ang lahat ng karangalan. Ito lamang po ay isang nag-iisang pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. At ang bago na sa'yo pagsabi namin. Amen. 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 Alampakan po natin ng malakas ng Panginoong Hesus Kristo. So much love in the kingdom.